Dili. Kasi may 38 dire, ako lang ding. Ikaw na. Hi, I'm me, Brenda. We gotta cook fried five fingers. Hi, happy boy! Ati ko magbabas na ito dito sa restaurant. West of Thursday. And then, ano siya? 8-hour trip of bus. Ati ko Ayan, andito tayo ngayon sa farm ni Brenda. Ayan po yung fish pan niya na walang isda. At syempre, first time ko makita yung kulungan ng mga baboy ni Madam. Ito yung mga halaman, ayun yung mga baboy niya. Hi! Ah, ito yung binili niya, ano? Ito yung nanganak. Di ma actually 9 to, pero namatay yung 4. Ang kita mga baboy kumain. Hi, ma'am, ayot siya. So, ayan. Hello, ito yung parang fiesta daw para sa December. Ito yung pang fiesta sa December, itong dalawang baboy na to. Ang lalaki. At ito yung mga anak na mga biik. Ayan guys, yung inahin niya. Yung inahin. At saka ito, pang fiesta din. Pag baboy ka, marami kang anak kasi yung matres mo pang... At ito ay... Pang marami. Isa lang anak niya? Oo, oh, yun. Very cute. Inahin din sila yung anak. Very cute. So, ayan. Ang cute ang mga kulungan. Ang cute ang mga baboy. Diba? Ito yung farm ng baboyan ni Madam. At saka mahimano. Siya yung nagbabantay dito si Kuya. Ah, dito ka natutulog, Kuya? Ah, dito siya natutulog. Dito kayo nagbibihis, naliligo lahat. Ah, nagluluto. Diyan ka na din. Ah, si Kuya pala yung nagbabantay dito. Kumusta yung magbabantay dito, Kuya? Mahirap ba or hindi? Hindi mahirap? Okay lang. Magkano yung month mo dito, Kuya? Magkano yung month mo dito? Ay, arawan ka din dito? Pero araw-araw ka dito nagtatambay. Kailangan talaga bantay itong mga biik na yan or mga inahin. So, ayan guys, narinig nyo naman, si Kuya po yung nagbabantay dito sa farm ni Brenda. At si Kuya din po yung nag-aalaga ng mga baboy niya dyan. At dito siya natutulog yung barong-barong na maliit na ano na kubo. So, ayan, may picture pa si Scarlett. Tingnan mo yung picture ni Scarlett Dark. At saka may itlog pa pala, oh. Masarap nakawin yung itlog. At, ano, pagkain ng baboy, di ba? So ayan. At ito yung septic tank, yung ano ng tae, dumadaloy po dito sa septic tank nila. Siyempre, dito po nagluluto si Kuya ng kaniyang pang-araw-araw na kain, pagkain. So ayan. Oh, walang kawi si Kuya. Dito magluluto po kami ni Milmar dito sa farm ni Madam. At siyempre nakikita niyo naman yung mga pananim ni Madam. Andito yung pananim niya na sibuyas dahunan kasi first time ko talagang hindi pala ngayon ako nakatungtong dito sa ilang araw na pag-uwi ko galing sa Maynila. Ang dami na palang mga pananim dito ni Madam. May mga mais, may string beans, may okra, sibuyas, Chinese kangkong, talbos ng kamote, alugbate, atsal, talong, mais, ayan. Ayan yung nakalinya po dito yung mga ano niya, oh. Mga okra ni Madam. Ayan, guys. May tanlad pa siya. Ayan ito, oh. Ayan. Mga pananim ni Madam. Ang ginawa niyang kural ay ano, yung mais yung ginawa niyang kural, ayan po. Oo, ginawa niyang kural. Ayan. O, diba? At dito ay parang pinapabayaan ni Madam doon ng ano niya.
Yung ano nga, may mais pa naman dun. May malunggay pa, may malunggay pa pala dito, oh. May malunggay. Ayan. So ayan guys, kung sino may kung sino yung maghahanap ng lagundi, meron po tayo dito. Ito yung ginagawang lagundi, ang dami dito, oh. Ito yung ginagawang lagundi. Inaano to? Panggamot to sa ano, sakit ng ulo, ay ubo pala, sakit ng ubo. Ang daming lagundi dito. Marami ding mga malunggay si Madam, oh. Ayan. Yung court, malayo lang din dito yung court. Ayan. Court ni Madam na basketball, yung ano niya, ring ng basketball dito. Oo, di ba? At may ano din siya, maisan din sila dito, may humayan din sila dito. Ayan yung maisan, oh. Ayan po yung maisan, yung mga mais ni Madam ay pananim ng mga mais. Ayan po. Yung may dumadaloy doon na tubig, oh, tanan nyo. Oh, ayan. Yung tubig na dumadaloy kung saan magbubuga ng tubig at itatanim yung mga mais. Ay, hindi, palay pala to, hindi pala mais, palay. Ayan yung mga palay nila. Oo, at dito din naman ay may palay din sa gilid. Andun yung kalabaw, oh, kalabaw. Ayan, yan yung nagdadaro dito sa ano, mga palaya ni Madam. At andito din si ate, si auntie. Siya din yung nag-harvest dito at tumitingin dito sa kanilang mga pananim at nagbibinyag din siya ng mga ano, gulay. Ayan. Ay, may okra, ay may patola. Ay, pipino pala to. Ala, ay may pipino pala, akala ko patola. May pipino pa, o may bunga ng pipino. Di ba, ang dami na, oh. Ang dami. Akala ko ano. So ayan. Ah, dito nag-iigib si ate. Diyan ka ba nag-iigib, ate? Diyan po siya nag-iigib para i-boost doon sa mga pananim, sa mga gulay ni Madam. Ayan. Di ba? So ayan. At pupunta tayo doon sa ano, sa isang fish pan ni Madam. Isda, oh. Ayan, ito yung fish pan ni Madam na maraming isda. Dito talaga. Dito naalala ko, dito nag-ano sa Ansing, nanguhuli. Oo, naginamit nila yung bingwit. Wala ang tubig. Tinamin yung tubig at bumabalod. Dahil sa isda. Ang dami siguro isda dito. Oh, ang dami talaga, oh. Diba? Dami na talaga. Isda. Ayan. Ang lawak ng fish pan dito ni Madam. Ayan na po yung baboy. O, tingnan mo. Ang cute ng baboy. Ang cute ng biik. Nagpapahinga na po sila. Ito ay pang Pasko ni Brenda sa kanyang Pasko. Cute. Ang cute, oh. Nagluluto po si Maring Marna. Anong lulutuin natin? This is what we call a tortang five fingers. Tortang five fingers? Yeah. Yeah, tortang five fingers. May itlog doon, no? Okay. Bakit ang itlog? Itlog ka na sa kuan. Sayang nga itlog. Diri ka kayo kadaadlo, ante. Oh. Kinanay bangko. Bakit ganyan pag ano ang gulay? Kailan siya ano lang siya, isa lang into pieces. Himuog pa, magagmay yun. Oo. So after magagmay yun, itlog, harina, then may ano naman dyan, sibuyas, ahos, kamatis, yun. Ialam mo ng harina at itlog, ano mo lang, scramble mo lang, tap, then by piece, by kutsara, and then, buto na siya. Ah, yan pala. Parang siya chicken.
So, ayan. Nililiit po. Ito yung binibinta namin sa ano, sa Tabayan na nagtitinda pa kami. Sa Karinderia. 5 peso isa. Grabe ka. Magpapakain po tayo ng tilapia. So ayan, nakikita niyo naman oh ang mga tilapia natin dito. Ala, ang daming maliliit. So ang daming maliliit, so madami din pala ito. So ayan oy, hinuko. Ang daming isda. Yan yung mga tilapia oh, ang lili, ang cute-cute. Ayan, ang dami. So ayan yung tilapia natin. Napapakain po si Ante. Madami talaga. So kung inini ko ano isa ka bulan, daga na kini ba? Ano? Pila ni ka si Manaw lag kwai. Pila pa man ni kwai. Di ba na mingwit sila ansing daan ni? Mingwit dagmay mo kay kwai ni ansing na. Uban ani dag ko murag na mistis. Wala di ko na. Dagmay pa man. Dagmay pa. Di pa pwede, no? Unay, dagko kayo, ani. Ganyan na pala. Ang daming isda, oh. Taro, oh. Ang dami. Taro, andun, oh, sa pinakagdulo. Andun. Ang daming mga maliliit, ha? Tingnan mo, ha? Kung lalaki yan, sus, ginuok ko. Isang banyera na yan. Oh, sobra sa isang banyera, sobra ang dami. Ang daming ano tilapia talaga kahit maliliit ha, simba ko. Oh, ang dami oh. Ang uban ani dagko. Paglalaki yan, agoy, isang buong isang ano talaga to ano, dito. Ano na pa-minute. Ang dami oh, ang cute. And guys, ito ay manguha muna kami ng ano, gulay dito sa ano ni Brenda Pananim. Mag-harvest kami kasi masasayang nito lahat. Kasi hindi naman lahat 'to maano ma-harvest nila kasi nga tatanda 'to siya at titigas, so kailangan natin kukunin yung mga malalambot na ano okra. Oh, di ba? At tumuarim kami nito oh. Itong talbos ng kamote kasi gagawin naming ansalada mamayang gabi. So ayan, sa wakas ay nakaharvest na po kami ng talbos, ng kamote, tanlad at okra. So ayan, thank you so much kay Madam kasi nakaharvest kami ng gulay sa kanyang farm. At kasama naman si Ate, si Ante, kasi ano si Ante yun, nangingi ng ano, supot. At ano ito, kasama ko rin si Rhea Villengera kasi nanguha rin siya ng kanyang gulay kasi para mamayang gabing ulam, di ba? Oo. So na unang sayo yung kompleto ng basoy diyan. Kompleto sa akin, except sa gulay kasi may ano naman doon, may malunggay naman kami doon sa bahay. So ito lang wala sa so, ayan. So habang nagluluto si Maring Mar ng kanyang recipe, ano tawag dito, tortang talbos ng kamote. Tortang talbos ng kamote yung ano niya recipe, o di ba? Kita niyo yung recipe niya. Nagluluto muna kami, guys. So ayan, uuwi na po kami at may nakuha na po ako mga gulay galing sa farm ni Brenda at kasama ko ngayon si Maring Mar. Ayan guys, so uuwi na kami kasi inanap na yung motor. Hiningal ako. Nakakahingal. Wala pang tubig. Iniwan naman si Rhea. Iginom doon ang tubig. Doon. Kaya guys, thank you so much. Bye! Thank you. God bless po.